So hello, what's up, mga kalak? So ngayon mga kalak is may gagawin tayong video review patungkol sa ating ginagawang DIY second floor. Kung mapapanood niyo po ang aking video on part 1 and part 2 sa isang bakal na tubular lamang is makakagawa na tayo ng kabuoang second floor. So guys, tara, let's go at i-review natin yung ating kabuoan. Hindi pa man natin na-fix pero meron na tayong buo na. So tara. So ngayon guys is magsimula tayo dito sa baba. Kung mapapansin nyo, nandito tayo sa ground floor. Nasa baba na natin. Ito yung task natin. Yan. Hindi ko mapansin. So ito yung hagdanan natin. So yun guys. Yung ating ginawang second floor guys is totally ano na guys. Tapos na. Makikita nyo. Simula tayo dito sa kusina. So, ayan, makikita nyo guys, pasensya nyo na at butas pa yung aking mga hanging kabinet sa taas. Wala pang ano yan. Matakpan to eh, dapat may takip to. So, ayan guys, yan. So, yung CCR natin sa taas, yan. Makikita nyo. So, ceiling na lang kulang guys. Yan, makikita nyo yan. Nagawa ng anak ko. Shower na sa baba. So may shower na tayo guys. May iduro tayo. So yan. Medyo maluwag naman guys. So dito tayo sa ating kitchen. Yan. Ito yung hanging cabinet ko guys. So yan yung task niya. Oh, wala pa tayo sa finishing. Yan. So, yan yung mga materyales sa kusina. Bukas na bukas. So, yan ito yung ating so, yan. Yung ating hugasan. And so, ilagayan natin ang plato guys. Maliit pa. Sinasira na yung iba. So, yung ating burner. Yan. So meron din tayong ano guys, yan sa ating exhaust fan. So, nilagyan natin para ano sa usok. So hindi pa nakano yung tubo nito guys, yung sa labasan nito. Puputan dun sa labas kasi binago yun eh. So hindi pa natagos. So yan. Ito yung sa baba natin guys. Ito yung nakaposisyon yung rip natin. Baka malaglag na to guys kung may akit na yung iba. Dito yung ating washing. So pinakadaiin na dining namin guys. To dito kami. Good for 4 person na lamisa. So yan. So ito yung kwarto ko sa baba. So yan, kung makikita, mapansin nyo. Ito yung kwarto. Yan. Ito yung kwarto sa baba guys. So, ginagawa ng partner ko. Ginagawa na ng kulay. So, kung makikita yun guys. So, colored. Ginagawa mo! Yan. So dito yung ano ng anak ko. So yung natutulog dito guys is yung anak ko na, panganay ko. Siya natutulog dito. Yan. So dito naman guys yung makikita nyo yung isang sobra pa. Yung malit na tulugan din ng bunsoy ko pag mag-alboroto.
So, guys, punta tayo dito sa terrace. So, yun, guys, ito yung terrace ko na kapiranggot lang din. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayan. Ayan yung sa taas ng second floor. So, open na bukas pa. Ayan. So, dito yung kunting ilampuan. Ayan, kung makikita. Yeah, so yun. Yan, yun dito yung forma sa aking cute na terrace. So yan. Makita nyo guys, yun yung aking speaker. So yung aking alaga. Wow! So yan. Magat lang naman guys yung speaker. Yung papalakin ko sana to guys, kung titibagin ko to para diretso, pero wag na lang. So ito yung watching movie. Yan, kung diyan tayo manonood, nandiyan yung speaker natin. So the best. So yun guys, ito yung hagdanan, paakyat ng taas. So uy, dito pa yung mga gadget ko. Ginagawa mo, wala pang pampistuan ah. So kung mapansin nyo guys sa aking hagdanan, hindi pa rin yan tapos guys, kasi yan may butas pa. Hindi nagtungan ganyan eh, kasi dito ginawa ng handrail. So may handrail na rin siya, depende sa mga chikiting ko akyat baba. So yung ating stairs natin, yung hagdan natin guys, is lima. May kahulugan na to guys eh. So lima, 1, 2, 3, 4, 5. So yung pang lima na yung nandun sa taas na. So ang bilang nito is yung apat lang. Hindi ko pa ano yun guys, kung ano yung ano nun, kung pumalpak ba sa panata, ay panata yung gago! Pamahiin nila. So ito naman yung pinagagawa ng ano. So, mayroong pinaglalagay yung partner ko. Ito. So, yan. Sagdanan. So, akyat tayo guys. Sa taas. Para masilip din natin yung kabuuan sa taas. So, hindi pa siya totally fixed na nakapako. Pero, nakalatag na siya lahat guys. Mapansin nyo guys yung dati. Itong ginawa ko ng part 1 to. Tapos yung sa part 2 yan. So yung part 3 natin guys, dito yun. Ito na yun. So pag akyat natin guys, nandito na yun. Inakyat ko na yung lumang ano, cabinet. So yung divider guys, yan yan. Yan yung lumang inakyat ko na, yung ibang mga gamit. So pansamantala guys, ito kami natutulog. So yan mga kalat yung ating ano. Ito naman guys yung kalat pa. So nandito na yung ibang mga gamit natin. Yung kalat na dati dun sa baba. So hindi pa naman tapos, dito na natin tinambak. Yan mga yan. At yung mga ginagamit natin sa ating paggawa. Yan. So yun yung welding natin. So ayun sa gilid-gilid yung iba pa. Oh no! So bilang ng kwarto dito guys is tatlo. Yung sinabi ko doon na yung isa dito, isa dito, at isa naman dyan. So yung sobra dito guys, yung dito banda is yung na maliit na terrace din, kumbaga tambay-tambayan din kahit mainit. What? So yun, bukas pa. So ito guys yung sinabi ko nung nagawa nung nakaraan, na pinix ko na to, nilatag ko na lahat yung ating flooring. Napapansin nyo yung nakaraan dito, ginawa natin yan. Dito yan, ito na siya ngayon. So tapos na, nailatag na natin lahat. So yun yung hanggang dito na guys, nakalatag. So
ito yung una natin na nagawa guys na ano, na plywood. So marine plywood to guys. So napag-isip-isip ko mas ano na siya. Yung dinagdag ko is yung pinulik board na. Ito yun. Mapansin nyo, pinulik board. So yun guys, yung ating nagawang paglalatag na o review ng ating pole. Ano na, yung kabuuan na ng ating nagawa sa ating second floor DIY with tubular lamang. Yung mga tubular natin guys, yan. Mapapansin nyo yan. So 2x3. So yan yung task natin guys, wala pang mga takip yan. So meron pa mga kulang. So mapansin nyo guys yun dong, sa part 1 natin yung yan, ginawa natin to, nagposte tayo, naglagay tayo ng parlance. So yun dito banda nagpipintura tayo, yan, you know, umakyat tayo dyan para tayong monkey dilupi. So yan yun guys, ito na yung nangyayari, ito na yung nakikita natin. So yan doon. So paikot doon. So yung mga tayong mga butas-butas na yun guys, matakpan pa natin yan. Kasi maglalagay pa tayo ng sika na double walling sa loob. So double walling pa yan. Yung ceiling natin, lalagyan pa natin ng ano yan, sapin yan para ano sa init bago natin lagyan ng plywood ulit o either yung Gibson board kung ano bang ano yung gawin natin sili. So yan, so pansamantala guys, pag kami dito kami natutulog yan. So yung ito yung task ng kwarto. Ito na rin yung gagawing maliit na sala-sala dito guys sa task, maliban dito sa mga gagawing kwarto niyan dito tsaka doon. So yun guys, yung napanood nyo guys yung aking part 1 and part 2, then now dito tayo sa part 3. Review na tayo guys, kumbaga yung ginagawa natin, singit lang natin dito. So tapos tayo, so hindi pa tayo nakapaguling din sa ating mga kwarto, gawa ng kapos na rin tayo sa ano. Pero yun guys, sa review na tayo, bigyan ko kayo ng clue na guys. So lahat na aking na gastos na rin yan, mapapansin nyo guys yan. So yung inabot sa akin mga nagastos siguro guys, kung susumahin pa guys, so wala pa tong sidings na ng ating gagawin kwarto. Dito lang muna tayo sa nailatag na natin lahat. So nasa competition ko guys sa ngayon, umabot na siya ng kulang-kulang 70. So 70 lahat na yun guys, yung galing sa taas. Sa taas simula nagpusti tayo, walling tayo, nagdingding tayo hanggat naglatag tayo ng mabakal dito sa second floor. Mga solid na tubo din yun, mga tubular. Yes, mapansin nyo din. And then yun, yung itong mga ano na. So itong sahig na. So yung guys na sa 65 to 70. So sa, hindi pa final competition guys. So nasa ano ko pa yun ngayon, 65 to 70 1,000. And guys, nung nabuo natin itong second floor DIY na to, sa gamit lamang natin yung tubular at saka si parlance guys. So yan guys, kung napapansin nyo. So guys, hopefully guys huwag yung kalimutan, kung bago kayo sa aking channel, maripong basahin, visit tayo na aking channel si Alakdan. Yan si Alakdan JTB. At huwag nyo naman kalimutan guys, pindutin o hit yung notification bell. At makikita nyo guys, lumabas dun yung all. Press all.
para manotify kayo sa aking gagawing video tulad nito guys, na nag-review tayo sa ating DIY second floor na ginawa. Yan. So yan guys, ito yung kabuuan natin ng ating nagawang DIY second floor. Simula sa baba nung review natin. At hindi ko na hinimahimay yung guys yung aking nagagastos. Ilagay ko na siguro guys sa description kung nasa magkano at mga ano-ano yung mga nagagamit nating materialis. Para kung may konting katanungan kayo guys, so konti na lang yung may dagdag kong sagot para dun sa tanong nyo na kakulangan, kung ano pa man yung kulang, kung wala dun sa description na aking nailagay. So yun guys, maraming maraming salamat at sana ipanoorin nyo po ang aking video na to tungkol sa ating part 3 na to guys. Ito yung part 3. Meron na tayong part 1 and part 2. Ito yung part 1 natin. Yan. Ito ulit yung part 2. So, gagawa tayo ngayon. Ating review natin yung part 3. So, maraming maraming salamat guys. At hopefully, ma-enjoy kayo guys sa aking pagpanood. At mabasa nyo ang laman ng aking video. At ilagay ko dun sa description kung magkano ang nagagamit ko at ano-anong mga materialis. So yun guys, hopefully panoorin nyo po sa ulitin ko po si Alakdan JTV kung bago kayo sa aking channel. Maaari nyo pong panoorin po. At maaari nyo pong i-follow ang aking Facebook page. Alakdan JTV ulit guys. So that's it mga kaalak. So ayan. Sana yung mga gusto nyo at huwag nyo kalimutan i-subscribe, i-like, i-share ang aking video. At pindutin na rin guys yung pinaka-importante notification bell para ma-update kayo sa aking gagawin video. So, thank you!